Hello mga ka-planet, welcome back to my channel and welcome for another video tutorial. At sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa ito. Okay, first step, punta tayo sa Play Store. Install natin. Okay, kapag na-install nyo na siya, i-open na natin. Nandito na siya. Okay. Pag maayos nyo nang na-edit yung picture, punta na kayo dito sa Motion Portrait na app na dinownload ninyo. Then, i-click nyo lang ito, itong nasa gitna. Then, pipili na kayo ng picture ninyo. Okay, itong nasa left side, dapat naka-center yung mukha ninyo. Dapat focus yung mukha nyo dito. Bawal yung naka-side view or naka-eyeglass. Bawal din yung natatakpan yung mata. Para talagang magbiblink yung eyes ninyo at saka yung mga bibig ninyo, gagalaw siya. Kailangan hindi siya natatakpan. Okay, pipili na kayo ng inyong pictures. Na-click nyo itong library. Okay, halimbawa yung picture ko na inedit sa PixArt, yun yung gagamitin natin na papagalawin. Halimbawa ito. Okay, click nyo lang yan. Okay. Kapag naka-center na yung nakalagay sa inyong mga mata, huwag nyo nang gagalawin. Pero payo ko lang, mas magandang hindi na i-adjust itong tatlong dots sa bibig. Kasi pag clinic nyo kasi yung 3 dots sa bibig, pwede nyo i-adjust yan kung hanggang saan yung laki ng bibig nyo kapag kayo ay ngumingiti. Tapos yung position ng labi nyo. Pero ako kasi, hindi ko na pinapalitan yung position ng 3 dots. Kasi mas okay na sa akin. Kasi nung ginalaw ko kasi itong 3 dots, hindi maganda yung pagkaka-smile ko. Kaya kapag naka-default na yung 3 dots sa labi, ino-okay ko na siya. As long nasa tamang position siya ng labi. Pero kapag nasa labas ng labi ninyo yung tatlong dots, i-adjust nyo na lang siya ng ganyan. Okay? Kapag wala naman sa mata ninyo, yung nakalagay dito sa mata ko na kulay blue na may butas sa gitna, ilagay nyo na lang siya, i-position nyo na lang siya. So, halimbawa ito, i-click ko yun. Yan, i-position ko na lang siya. Kailangan yung butas nito nakatutok sa black na eyeballs. Kailangan nasa gitna siya. Para hindi naman parang ano, duling yung paningin nyo kung hindi siya nakagitna. Okay. Kailangan nasa gitna ng itim yung butas. Okay, pag okay na siya, yan, click nyo na lang itong okay. Okay, ayan na siya, gumagalaw. So, ito. Kapag yung naka-smile na naka-close ang labi, ganyan yung itsura ng mukha nyo pag gumagalaw. Okay, pag itong nakabukas naman ang bibig, yan, medyo malaki yung buka ng bibig ninyo dito pag nag-smile kayo. Mas pwede rin itong umiiyak. Ganyan yung magiging itsura. Pag galit naman, ganito. Yan. So, usually, ang ginagamit ko ito. Itong nasa taas. Yan. So, mag-experiment na lang. Kung ang in-edit yung picture is yung nakangiti na kita yung mga ngipin, okay lang din yun. I-experiment nyo na lang kung saan kayo komportable sa outcome. Okay, ang next natin gagawin para ma-record, i-click nyo itong parang video dito na icon sa baba. Hanggang 15 seconds lang ito, pero bahala kayo kung gaano ka iksi yung pag-i-screen recording nyo. So, habang nagre-record siya, pwede nyong hilahin pababa para nakatingin kayo sa baba, kunyari.
Tapos pwede nyong hilahin pataas yung mukha nyo para sa taas kinakatingin, o left and right. Or umiikot yung tingin nyo mula sa baba pataas. Yan. Pwedeng titingin kayo sa kaliwa, kanan. Yan. Hanggang matapos yung record. Okay? Yan. Bago nyo siya i-save, pwede nyong i-preview. Yan. Yan. Ayan yung parang tumitingin na yung mata ko doon sa gilid. Yan. Pero kung ayaw nyo namang tumingin sa kaliwa, kanan, or sa taas o baba yung inyong mga mata, huwag nyo nalang galawin. Hayaan nyo nalang siya mag-record. Huwag nyong itatap yung mukha nyo. Huwag nyong gagalawin. Hayaan nyo nalang matapos yung record ng 15 seconds or mas maiksi. Or kung gusto nyong 10 seconds lang, i-stop nyo na. Ganun. Okay, pag satisfied na kayo, click nyo lang itong save sa baba. Ayan, masisave na yan doon sa gallery ninyo. Okay, kapag nagawa nyo na ito, pwede nyo na itong isali sa paggawa o pagbuo ng inyong mga YouTube intro. Okay, pagpasensya nyo na yung ingay ng aso sa kapitbahay. Hanggang dito na lang ang video na ito at sana may napulot na naman kayong idea para makadagdag sa inyong kaalaman, lalo na sa pagbuo ng inyong mga YouTube intro. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong upload na mga videos. So, see you on my next video and thank you for watching. Bye!